Kulas? Paano? Hindi maaari. Hindi ka gumamit ng bangka? Tanong ng aking itay kay Kulas. Kung ako sa iyo, Potasyo, hindi ko naiisipin pa yon. Basta maya-maya lang ay huwag na huwag kayong pipikit at masasaksihan niyo ang mga sinasabi kong aswang. Sambit naman ni Kulas. Ngunit bago yon, kumuha muna si Kulas ng mga upuan na gawa sa yantok. Kumuha ito ng tatlong upuan mula sa loob ng sayawan. Hindi pa man nagsisimula ang nasabing kaganapan, kaya may oras pa silang tatlo na magkwentuhan. Hanggang maya-maya, tumingala si Kulas sa kalangitan na animoy may tinatanong na kakaiba. Hanggang sa pagtingala nito ay ibinaling sa di kalayuan sa tahanan. Yung tahanan na yon ay hindi nila akalain na mayroon palang buntis na nag-iisa. Ayon pa kay Itay, yung mga kasama sa tahanan ng buntis ay naroon daw sa mismong sayawan at plano ng mga ito na magsaya. Hindi naman na siyempre sasama pa ang buntis sa kadahilan ng mahihirapan itong makisalamuha sa mga nagsasayaw. Sa kamahamog na ng ganoong oras at bawal na bawal silang mahamugan. Yan nga palang mga kasabihan na yan ay matunog o talagang pinaniniwalaan nila nitong mga panahong ito. Sa ngayon kasi, tila ba tinatawanan na lamang ng mga kabataan ang ganitong kasabihan? Hindi natin sila masisi dahil sa impluensya sa kanila ng mga teknolohiya. Balik tayo sa kwento, Sir Joseph. Noon ngang gabing yon, kinalabit ni Kulas ang kanyang dalawang kaibigan at niyaya nitong magtungo sa nasabing tahanan. Wala pang alam sina Itay at Mario noong mga oras na yon kung ano ba ang pinaplano ni Kulas. Naisip pa nga nila na baka mamuboso ito sa nasabing tahanan sapagkat dahan-dahan sila kung lumakad. Nang ilang sandali pa, may nakitang itim na tela ang Itay. Nakatabing ito sa bintana ng tahanan na yon na bagay naman na ipinagtataka niya. Kasi noong papalapit pa lamang sila kanina sa nasabing tahanan na yon, wala namang tela na kulay itim ang naroon sa may bintana. Para daw itong itim na kumot, Sir Joseph, na hindi akalain ng Itay na hindi pala ito isang bagay. Nang ilang sandali pa kasi, bigla daw itong pumagaspas na parabang isang malaking pakpak. Nataranta kaagad si Itay sa kanilang nasaksihan. Si Mario naman daw ay tatakbo sana ng mga sandaling yon, ngunit pinigilan ito ni Kulas. Sandali lang, Mario. Huwag ka munang aalis. Panoorin niyo ang gagawin ko. Pagpigil naman ito. Hindi naman na sila nagsalita pa at nagpatuloy na lamang silang panoorin ang gagawin ni Kulas. Hanggang ilang sandali pa, mabilis na tumakbo si Kulas sa tabi ng bintana kung saan kitang-kita nila Itay at saka ni Mario na mayroong manananggal ang nasa itaas ng bubungan nito. Yun palang natatanong nilang itim na kumot ay bahagi lamang ng pakpak nito. Ngunit si Kulas ay alam na kaagad na isa itong uri ng aswang. Sikat na sikat ito sa tawag na manananggal kung saan nahahati ang katawan nito. Naiiwan naman ang kanyang baywang hanggang sa talampakan kapag ito ay nag-aanyong manananggal. Ayon pa kay Itay, noong mga sandaling nasa tabi na nang nilalang ang kanilang kaibigan, bigla na lamang daw itong pumalakpak na parabang nagtatawag ng kalapati. Nang gawin nga raw ni Kulas yon, napalingon sa kanya ang manananggal at mabilis naman itong aatake kay Kulas. Ngunit kitang-kita nila Itay at Mario ang kanilang kaibigan na nakatayo lamang at hindi kumikilos. Kahit paparating na ang manananggal na yon, ay talagang nakatayo pa rin ito. Hanggang sa isang iglap lamang, biglang nawala ang manananggal na sana ay aatake kay Kulas. Hindi malinaw kila Itay ang nangyari, ngunit bahagyan itong natanaw na mayroong isang hindi malaman na bagay o nilalang ang lumabas sa harapan ni Kulas. Tapos ay mabilis nitong niyakap ang manananggal, saka ito lumipad ng napakabilis. Hindi mawari ng Itay kung may tama lamang ba sila ng alak ng mga sandaling yon, ngunit sigurado itong hindi si Kulas ang may gawa noon. Kulas, ano ba yun? Bakit naman may manananggal dito at saan na siya napunta? Tanong ng Itay, kahit alam nitong hindi si Kulas ang nagpaalis sa manananggal. Kulas, pakiusap naman.
Bumalik na tayo sa sayawan. Hindi na namin gusto ang mga nangyayari. Pagmamakaawa naman ni Mario. O siya, tara na. Magsaya na tayo ngayong gabi. Tugon naman ni Kulas. Ngunit ang itayat si Mario ay tila ba walang gana na sumayaw ni hindi man lamang kumuha ng mga babae ang mga ito upang kanilang isayaw. Malayong malayo kay Kulas na halos lahat yata ng kababaihan sa sayawan ay naisayaw nito na bagay naman na unang beses lang nilang nakita. Nang matapos nga ang sayawan, nasa madaling araw noon nang uuwi na sila itay. Ngunit hindi sila makakauwi sa ganoong oras sapagkat walang bangka na masasakyan sa madaling araw. Kadalasan ay nasa alasingko pa ng umaga nagsisimulang magtawid ang tagasagwan at hindi naman sila lalangoy sa ilog sa kadahilan ng wala pa silang tulog. Sabi kasi ni Itay na huwag kang maliligo o kahit magilamos man lang kung wala kang sapat na tulog. Isa rin yan sa mga paniniwala noong mga panahong yon na tila ba nawawala na sa panahon natin ngayon. Ang mga kabataan ay tila ba hindi na naniniwala sa mga ganoong bagay dahil siguro sa lawak na rin ng teknolohiya sa ating mundo. Ngunit ng mga oras na yon, si Kulas daw ay nagsabing uuwi na ito at kailangan niya pang lumusong sa bukid ng bandang alas 3 ng madaling araw. Nasa bandang alas 2 pa lamang kasi noong mga oras na yon, kaya alam nilang walang masasakyang bangka itong si Kulas. Ngunit nagpumilit daw ito at siya raw ang bahala. O paano ba yan? Potasyo? Mario? Mauna na ako sa inyo ah. Paalam nito. Pero Kulas, paano ka makakauwi? Eh wala namang bangka ngayong ganitong oras. Saka kung lalangoy ka naman eh, baka ka madali ng pasma. Pagpikil pa ng Itay. O nga naman Kulas, hindi ba't pwede mo namang lusungan ang bukid nyo kahit anong oras? Saka naroon naman ang dulo mo sa bukid at minsan lang tayo magsaya kaya maiintindihan ka naman nun. Uwi ka naman ni Mario. Ah, walang problema sa bangka. Nakalimutan nyo na ba na hindi nga ako gumamit ng bangka kagabi para makarating rito? Tugong muli nito. Nang marinig nga nila ang tugon ni Kulas, biglang nagkatinginan ang dalawa ng maalala nilang hindi pa nila alam ang ginawa ni Kulas upang makarating sa sayawan kagabi. Ilang sandali pa, tuluyan nang nagpaalam si Kulas at lumakad ng ilang kilometro upang makarating sa pangpang ng ilog. Hindi naman ito kalaliman, ngunit siguradong mababasa ang iyong kasuotan kung ito ay tatawirin mo. Kaya naman naisip nila Itay na sundan na lamang ng palihim itong si Kulas. Nang sundan nga nila ito, doon na halos manghilakbot ang kanilang buong katawan nang makita nila si Kulas sa ilalim ng bilog na buwan na mayroong kinakausap na kakaibang nilalang. Kung pagmamasdan mo raw na mabuti ayon sa Itay, parang katawang tao ngunit mukha ng kabayaw ang kanyang kinakausap ng mga sandaling yon. Nang ilang sandali pa, bigla raw kumapit si Kulas sa balikat ng nilalang na ito at saka na ito lumipad na para bang tumalon ng napakataas. Dahil doon, hindi na nila natanaw pa ang kanilang kaibigan. Nang masaksihan nga nila ang pangyayaring yon, tila ba nagkaroon na naman ng pag-aalinlangan ng dalawa na kausapin si Kulas. Parang nagkaroon sila muli ng takot sa kanilang mga sarili, ngunit alam naman nilang hindi sila kayang saktan ng kanilang kaibigan. Kinabukasan nga ng makatawid na sina Itay, mayroong pangyayaring naganap sa nasabing tawiran ng bangka. May tatlong kalalakihan na hindi raw tagaroon sa kanilang baryo ang malakas na gumawa ng gulo. Matapos daw bumaba nila Itay sa bangka, dumating daw ang tatlong lalaki na tila ba mga siga sa bayan. Agad raw na sumampa ang isa sa mga ito at sapilit ang kinuha sa may-ari ng bangka ang sagwan. Hoy ikaw, umalis ka sa bangka na ito. Mula ngayon, kami na ang magmamay-ari sa bangkang ito. Huwi ka ng lalaki. Pero matagal kong pinaghirapan ang bangkang yan. Tugon naman ang kawawang may-ari ng bangka. Nang sabihin nga nito yon, isang malakas na suntok sa kanyang sigmura ang pinakawala ng isang lalaki. Malalaki ang katawan ng mga ito
Kaya naman hindi talaga makakalaban ang nagsasagwan sa kanilang baryo. Nang mapaupo sa sakit ang nasabing may-ari ng bangka, bigla naman itong hinawakan sa batok ng isa pang lalaki at saka hinagis ito sa ilog. Sa awa ng Itay at Mario, tinalon daw nila ang may-ari ng bangka at saka nila ito dinala sa lupa. Nagtatawa na naman ang mga kalalakihan sa ginawa nila sa taong naghahanap buhay ng matiwasay. Hindi naman makalaban sila Itay ng mga panahong yon sa kadahilan ng mga hilaw pa ang kanilang mga katawan at siguradong mabubugbog lamang sila. Ngunit isang usa lang ginawa ng nasabing tagasagwan na bagay naman na hindi maintindihan nila Itay ng mga sandaling yon. Nang mag-usa lang may-ari nito, bigla na itong tumayo at saka umuwi na sa kanilang tahanan. Sumabay na rin sina Itay na maglakad dito at para na rin malaman ang kalagayan ng kaawa-awang lalaki. Manong, kawawa naman po kayo. Nag-iisang pinagkakakitaan niyo, kinuha pa ng mga hayop na yon. Sambit ng Itay. Mali ka, iho. Sila ang kaawa-awa. Tanging nasambit nito, napaisip naman sina Itay at Mario ng mga sandaling narinig nila ang sinambit ng may-ari ng bangka. Ngunit nang dahil sa kanilang basang katawan, dahil sa pagtalon sa ilog, nagkaroon ng takot ang mga ito na baka matamaan sila ng pasma. Mabilis namang umuwi sa tahanan sina Itay at saka nagbanlaw ng maligamgam na tubig. Isa raw kasi itong paraan upang malabanan ng pasma sa katawan. Nang matapos nga si Itay sa pagbanlaw nito, kaagad din siyang nagpatuyo ng buhok bago matulog. Antok na kasi ang Itay ng mga sandaling yon, kaya naman mabilis lamang itong nahimbing sa kanyang higaan. Kinahaponan, nagising si Itay nang tawagin ito ni Mario. Potasyo, gising na! Pagtawag nito, habang may daladalang balde ng tubig, na inigib pa nito sa balon na malapit lamang sa kanilang tahanan. Ikwento ko lamang po, Sir Joseph. Yun pong balon na sinasabi rito ay wala na po sa panahong kasalukuyan. Ikukwento ko rin po sa kwentong ito ang nangyari sa maalamat na kwento na yon. Ngunit sa ngayon, dito po muna tayo magtuon ng pansin sa kwento ni Kulas. Nang magising nga ang Itay, kaagad nitong naisip ang mga nakita nilang pangyayari kay Kulas. Biglang napaisip ang Itay kung anong klase ng nilalang ba yung sinakyan ni Kulas, kung bakit nakatalon ito ng sobrang taas na animoy isang sasakyang panghimpapawid. Sa mga sandaling ito, nais ni Itay na itanong kay Mario kung ano ang masasabi nito sa kanilang nasaksihan. Nang buksan nga ni Itay ang bintana upang tanungin si Mario, laking gulat na lamang nito nang makita niya si Mario nakatabi si Kulas habang tila naghihintay kay Itay na buksan ang bintana. Oh, Potasyo, magtatakip silim na. Ngayon ka lang nagising? Tanong ni Kulas. Kulas, nariyan ka pala. Medyo kinakabahang tanong nito. Nako, Potasyo, huwag ka nang mag-isip-isip ng kung ano-ano dyan. Naikwento na sa akin ni Kulas ang lahat. Sambit naman ni Mario. Ilang sandali pa, lumabas ang Itay at nagtanong kung ano ba talaga ang nangyari, kung paano nangyari ang ganon. Sige nga, Mario, ano ba talaga yun? Tanong naman ang Itay. Potasyo, sasabihin ko sa iyo ang lahat-lahat, ngunit mag-inom muna tayo sa bahay. Tugon naman ni Kulas. Grabe ka naman, Kulas, kakagising ko lang eh. Hindi pa nga ako nag-aalmusal. Yayayain mo na ako kaagad uminom. Teka, ano bang iinumin natin? Pabiro pang sambit ng Itay. Oo nga pala, Sir Joseph. Maging ang Itay ay talagang masasabi mong tumador din ng alak noong araw. Naubutan ko pa nga talagang sa lahat ng oras ay makikita mong puro bote ng alak ang laging hawak nito. Sabi nga niya eh, kapag wala daw alak ang kanyang bahay alak, ay sobrang hindi siya mapakali. Hinahanap-hanap na raw talaga ito ng kanyang katawan. Balik po tayo sa kwento. Noon ngang nagkayayaan na naman silang uminom na magkakaibigan, kahit wala pang kain ay talagang tumagay ang Itay. Ngunit habang nagiinuman sila sa tahanan ni Kulas, isang babae ang tumatakbo na naghatid ng balita sa tatlong magkakaibigan.
Ang babaeng ito ay malayong pinsan ni Itay na itago na lamang natin sa pangalang Aurora. Potasyo, magtungo kayo sa ilog, dali! Sigaw nito, sabay bigla na lamang tumakbo patungo sa ilog. Ano na naman kaya ang nangyari? Tara Mario, Kulas, magtungo tayo sa ilog. Pag-aaya naman ang Itay. Sige na, kayo na lang. May naghatid na sa akin ng balita kanina pang tanghali. Mahiwagang tugon naman ni Kulas. Nagtataka man sina Itay sa sinambit nito, nagtungo pa rin sila ni Mario sa nasabing ilog kung saan binugbog ng tatlong kalalakihan ang kawawang tagasagwan. Dito ay hindi makapaniwala ang Itay at si Mario sa kanilang nasaksihan. Ano kaya ang nakita nila sa ilog? Ano rin kaya ang ibinalita kay Kulas ng kung sinong nilalang? Malalaman po natin yan sa susunod na kabanata ni Kulas, ang lasinggerong may malakas na anting-anting.